po akong nabalitaan na nakatakas sa maximum na nabuhay. 8 segundo lang po, na ipasok niya yung segundo, yung sarili niya doon sa ilalim ng traffic. Imposible naman po na walang katabi si Michael. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan po natin. Senator Robin Padilla ay hindi kumbinsido at hindi rin naniniwala sa umano'y palusot nitong si PDL Cataruha. Although nagawa ni PDL Cataruha na sa 8 minuto lamang umano ay naistalpak niya ang kanyang katawan doon sa ilalim ng truck ng basura, doon sa chassis. Ngunit ayon kay Senator Robin Padilla, ang kanilang na-find out ay imposible na nakalabas itong si PDL Cataruha dahil marami umanong nakatutok na CCTV at ang mirror, yung ginagamit pang check sa ilalim ng truck sa paglabas at pasok dito sa loob ng bilibid, ay kitang-kita umano itong si PDL Cataruha. Kaya hindi ito kumbinsido. Ngunit ayon kay Senator Robin Padilla ay ayaw niya agad magbigay ng conclusion dahil inaantay niya pa yung report mula sa pamunuan ng Bucor kay General Katapang at siyempre sa chairman ng committee na si Senator Tolentino. Ngunit ayon kay Senator Robin Padilla na dapat din talaga na i-separate itong high-end meth profiles, itong mga drogista dito sa mga maliliit lamang ang kaso nitong mga PDL. Dahil sila ang nagiging army umano nitong mga big time o mga malalaking drug lord dito sa loob ng bilibid. At dahil sobra-sobra na ang population, overpopulated na nga yung mga tao dito sa loob ng bilibid. Kaya umano nabuburyo at mukhang naiba na ang takbo ng kanilang pag-iisip. Ngunit ayon kay Senator Robin Padilla ay posibleng may kasabwat nga itong si PDL Cataruha sa kanyang pagtakas dahil malabo, tandaan natin, dalawa ang naging version ni PDL Cataruha sa kanyang umano'y paglabas dito sa bilibid. Una, sabi niya ginaya yung stamp gamit lamang ang bullpen. At itong ang pangalawa ay pagpasok niya umano sa truck kung saan ay nagawa pa ng rehearsal o reenactment itong si DG Katapang. So baka posible ito ang dahilan kung bakit nagawa ni PDL Cataruha na isalpak ang kanyang katawan 8 minuto lamang sa ilalim ng truck. Dahil tandaan po natin, mga kababayan, una na pinakita ni DG Katapang na nag-practice sila or nag-reenactment, nag-rehearsal sila para umano tugma ang sasabihin ni PDL Cataruha dito sa mangyaring pagdinig sa Senado. So doon pa lang talagang mabilis po si Senator Robin Padilla dahil nag-practice na itong si PDL Cataruha bago pa man niya ginawa or pinakita sa inyo yung pagpasok niya sa truck. Eh, naniniwala doon sa mala Tom Cruise na version ng nakatakas na preso na siya daw ay nasa ilalim ng truck ng tumakas o bilang isang nag-sibire ng panahon dyan sa National Bilibid Prison, tingin niyo ba ay tungpats ang dahilan kung bakit siya ay nakatakas? Pwede po natin ilagay sa ganitong usapin na attorney. Kasi po, una po sa lahat, nung ako po ay nakulong dyan ng 30 kalahating taon, wala po akong nabalitaan na nakatakas sa maximum na nabuhay. Talagang lahat po dyan namatay talaga. Walang nakaligtas dyan. Kahit yung isang dating sundalo po na nakipagbaring lang pa dyan, natepok din po yun. Kaya po noong nagsasagawa po ng hearing, hindi po talaga ako makapaniwala. Kaya po ako ay nag-suggest kay Senator Tolentino na gumawa po ng reenactment. Kaya po nung pinakita naman po yung reenactment, nakita naman din po ng mga media na talagang nakikita naman siya. Kitang-kita yung kanyang uniforme. Magaling po siya talagang lumusot. Talagang ako ay believe dahil talagang naipasok niya yung sarili niya sa 8 segundo lang po, naipasok niya yung sarili niya doon sa ilalim ng truck. Pero noong pong... So sadyang mabilis, ano? It's seconds lang. Ilagay yung salamin at sinilip ng mga gwardiya doon sa gate, nakita po yung nakita siya doon sa ilalim ng truck. At ang tinatanong ko din po doon sa ating mga officials sa Bureau, kung pwede ba nating patakbuhin itong truck hanggang doon sa sinasabi niyang siya ay tumalun na, na bumaba na at nagtatakbo na papunta ng sa mga jeep at sumabit. Naku, pag ginawa niyo yan, Senator Robin Padilla, baka hindi makakarating doon sa sinasabi niyong lugar. Imamatay sa sobrang init yan. Plus yung init sa ilalim, yung umiikot pa yung
ano part ng makina diyan, nako baka mamatay ang tao na yan sa kung gagawin niyo yan. So malamang hindi talaga yung rason kung bakit nakalabas yan. Probable pa po yata yun, yung ganung klaseng reenactment. Pero sa akin pong palagay talaga, pero siyempre po, aantayin ko yung dalawang, humingi po ng dalawang linggong palugit ang Bureau of Correction para mag-submit po sila ng report nila. Eh, siyempre po, ayoko naman po silang pangunahan, ayoko rin pong pangunahan si Senator Tolentino dahil siya po ang chairman ng committee na yan na kumahawak po ng justice and human rights. Pero kung ako po, ang tatanungin po ninyo talaga, kung paano niyo po tinanong, attorney, my senator, eh talagang hindi po ako makapaniwala. Sabi ko nga po, parang itong pelikula talaga na may pambihira po talaga yon. Hindi po talaga ako makumbinsi. Pero siyempre po, aantayin ko po yung report. So medyo ingat itong Senator Robin Padilla, mga kababayan po natin, sa mga katanungan nga ni Attorney Harry Roque, mga kababayan po natin. So ayaw niyo magbigay ng concrete na statement. So ayon sa kanya ay talagang hindi siya makapaniwala at may pagdududa nga doon sa ginawang pagtakas ni PDL Cataruja. Pero aantayin niya pa rin itong report. So ang kanyang rekomendasyon, mga kababayan po natin, na sana umano ay bawasan yung mga nakakulong dyan sa loob ng Bilibid at isisipirit na talaga, tatanggalin na dyan yung mga high inmate profile. So itong sangkot sa droga, carnapping at kung ano-ano pang mga krimen na sobrang nakakatakot at marami na silang resources, marami ng kayamanan o mga big time na nga, lalo na itong sangkot sa illegal na droga. So dapat umano ay hihiwalay na. So para hindi magagamit yung ilang nakakulong dyan na itong mga big time nga na mga inmates dyan sa loob ng Bilibid. So maganda yung recommendation ni Senator Robin Padilla, lalong-lalo na at na-experience niya nga yung kalagayan dyan sa loob ng Bilibid. Buko at ni Senator Tolentino. Mukhang pang-famas po talaga yung testimony nung nakatakas na yon, no? Pero bilang isang nagkaroon po ng karanasan dyan sa Bilibid, no? Ano ba sa tingin niyo mga reforma na dapat simulan natin dyan sa Bilibid? Ang pakiusap ko po lagi sa kanila, my senator, lagi kong sinasabi sa kanila, pati po doon sa pagdinig. Alam nyo, sabi ko, ang United Nations merong guidelines sa prisoners. Dapat sundin natin yon. Una, dyan ka ako. Yung magandang kalulugaran nila. Meron silang magandang selda, meron silang oras para magpahangin. Mm, at higit sa lahat, hindi sila overpopulated. Mm. Ang nangyari po kasi sa ating Bilibid, yaang pong naandyan sa New Bilibid Prison, noong ako po ay nandyan, ang karapat-dapat lang po na bilang ng mga bilanggo dyan, eh nasa 6,000 lang po. 4,000 sa maximum, 2,000 sa medium. Pero nung nandyan po ako, 10,000 na kami. Ngayon po, ang population po dyan sa Bilibid, eh nasa 30,000 na po. Eh kaya po sana, maintindihan itong ating mga mambabatas na katulad ko, na kailangan natin ayusin ang prison system natin. Kasi yung prison system natin, pangalan lang ang naiba. Kasi dati, Bilibid Prison, National Penitentiary. Ako, talagang parurusahan natin yung mga tao dyan. Pero ngayon po, Bureau of Correction na. Dapat may rehabilitation. Dapat medyo sumasabay na tayo sa guidelines ng United Nations. Eh, paano tayo magkakaroon ng tinatawag na rehabilitation kung yung tao natutulog na nakatayo? Paano? Buryong na yan. Alam niyo po yung buryong. Kumbaga, wala nang pumapasok sa isip niya kung hindi tumakas na lang, magloko, magsira ulo, nawalan ng pag-asa sa buhay. Eh, talaga pong gagawa ng kalokohan yan. At ang isa po talaga dyan na dapat pong pagtuunan ng pansin, huwag pong isama yung mga hardcore criminals doon sa mga petty criminals. Yan po, matagal ko na pong advocacy yan kasi hindi ko maintindihan bakit yung mga drug pusher na yan, yung mga drug lord na yan, hindi ko maintindihan bakit yan isinasama sa Bilibid. Dapat yan, ibakulungan yan eh. So nakahanga po mga kababayan po natin itong advocacy yan, it's Senator Robin Padilla, na maayos nga yung kulungan sa ating bansa. So isang ayan sa pinaka-congested na kulungan sa buong mundo itong ating
New Beloved Fraser, mga kababayan po natin. So, sisimulan na umano. So, ang problema lang kasi, mga kababayan po natin, itong pamunuan ng Bucor. So, mukhang mahina nga itong si General Katapang yan na nakikita po natin. Kahit ang mga senador po natin, maingat lang sila magsalita. Pero ang kanilang nararamdaman ay talagang mahina nga itong si DG Katapang. Pero pag ang mga kongresista magsalita, talagang lantaran na talagang harap-harapan nilang sinasabi na mahina at hindi, mukhang hindi kaya pamunuan ni Katapang itong Bucor. So, paano lahat ito may implement? Ang rekomendasyon ni Senator Robin Padilla, kung ang namumuno ay may kahinaan. So, ang kagandahan naman, ang sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, dahil sa mga pangyayaring ito, lalo na sa paglabas ni PDL Cataruha, kung saan nakitaan nga ng talagang posibleng may sabuatan. So, dapat umano ay kasuhan din ng administratibo itong mga nagbabantay dyan na posibleng sangkot. So, actually, may nasibak na at I think nireshuffle lang ata. So, nireassign sa ibang location itong ilang mga gwardya na parang nadamay sa paglabas ni PDL Cataruha. So, tama, dapat papanagutin, kasuhan, sibakin sa serbisyo, hindi ilipat lang. Sibakin na mismo sa kanilang serbisyo, walang benefits. Itong mga nagbabantay dyan na sangkot nga sa pagtakas at sa pagpasok din nitong mga kontrabando. Tandaan po natin, mga kababayan, nung kapanahunan pa ni Senator Robin Padilla, ang buwabantay dyan ay SAF. Nung kay General Bato, ang pinasok niya mga SAF din, mga kababayan po natin, para magwardyahan talaga. Mahigpit, talagang matapang yan. Kay General Bantag, talagang takot ang mga PDL na kumontra sa kanya. Takot. At lahat ay sumusunod sa kanya. O plan galugad, halos linggo-linggo, talagang ginagawa niya yan, mga kababayan po natin. Although hindi may iwasan pagpasok ng mga illegal na kontrabando, dahil yan ay talagang diskarte ng mga nakakulong dyan, pero nami-minimize ang kubol. Pero tandaan natin, nung pumasok si Katapang, nagsibalika na kubol, illegal na droga, pagpasok ng kung ano-anong kontrabando, GCash na mukhang pinagkikitaan pa ng kanyang mga tauhan. So, ang ganitong kalakaran ay nakadepende talaga sa mga namumuno o lalo na yung pinakahit ng Bucor na si General Katapang. So, dapat ibahin niya ang kanyang estilo kung talagang hindi pa siya masisibak at papalitan dyan sa loob ng Bucor. Naka-isolated yan. Walang contact kahit saan. Kasi yung mga yan, nabubuhay yan sa contact. Isipin nyo, ilalagay nyo yan sa Pilipin. Nandun lahat ng mga pwede nilang gawing army. Eh di pag dumating ang drug lord doon, i-employ niya lang lahat yung mga tao doon. Eh sa National Beloved Prison, sir, sama-sama na po dyan. Magmula Luzon, Visayas, Mindanao. Eh di pag nakulong yung drug lord dyan, meron na agad siyang network, meron na agad siyang satellite. Dahil nandun lahat ng mga tigas, nandun lahat ng mga siga. Akalain mong isama sa kanya. Eh yun po, sana pag-isipan na mabuti. Siya po ay sinasabi na dahil maliit po talagang tao siya, maliit na tao, at na dating nagtatrabaho sa gravel and sand. Pero doon po sa investigasyon po ni Senator Tolentino, siyempre marami po siyang tanong dahil imposible naman po na walang katabi si Michael nung oras na siya ay pumasok doon sa ilalim ng truck. At meron din pong tinuturo na camera si Senator Tolentino at yung pong usapin na parang ang hirap na nakalagpas siya sa ilang gate na hindi po siya nasilip doon. Pero ako po, sa sarili ko pong opinion, ayoko po kasing unahan yung mga investigasyon kasi baka sabihin po ni Senator Tolentino, ikaw naman, padre, inunahan mo ako. Pero sa akin lang po, no, sa akin lang pong opinion, hanggang sa mga oras na to, isa pong mahiwagang pangyayari ang pagtakas ni Michael Cataruha. Ako po talaga ay hanggang sa mga oras na to ay hindi po ako makapaniwala. So yun nga, mga kababayan po natin, hindi makapaniwala itong Senator Robin Padilla sa pagtakas ni PDL Cataruha at mahiwaga. So nakikita po natin yan sa ating sariling opinion ay posibleng may kasabwat na isang mataas na opisyal dyan sa Bucor kung bakit pati itong mga gwardya ay napapasunod niya sa kanyang kagustuhan. Sino kaya ang posibleng nagpalabas itong kay PDL Cataruha at ano ang kanyang mission sa kanyang paglabas sa loob nitong Beloved? So yan ang atin sanang malalaman sa pagdinig dito sa Senado or sa House of Representatives para sa kaalaman ng ating mga kababayan na ngailangan ng napakalaking pundo umano
itong Bucor. So posibleng nakikita na naman dito mga kababayan po natin. Pundo ng pundo pero walang pagbabago. Yan ang problema ngayon sa ating bansa.